Hello guys, heto na yung aking pinapatubong kamote. Ngayon iba, ilalagay ko na siya sa lupa. Ayan o, ang dami na niyang dahon. Orange sweet potato ito, tapos ito yung purple. Ayan siya. Pagsamahin ko lang sila sa isang timba. Dahon lang naman ang importante sa akin dito eh. Para may pang-ulam ako ngayong summer. Nang nilagang talbos ng kamote. Ito pwede nang maano, makain. Dami na rin niyang root. Kaya ilagay ko na sa ano. Pero hindi ko muna siya pwedeng ilagay sa balkon kasi malamig pa sa balkon eh. Nasa ano pa? Minsan pag sa midnight nasa minus degrees pa. Kaya hindi pa sila pwede sa balkon. Dito ko lang muna sila ilalagay sa dito sa tapat na bintana at sa kamay sa tabi ng heater. Wala, ang kamote gusto sa mainit eh. Ayan guys, dito ko siya itatanim. Konti lang ang lupa muna nito kasi pag malaki na sila, dadagdagan ko nalang na lupa. Malay natin, baka may ano rin, kamote din, dumami yung kamote kasi medyo malaki itong timba eh. Ito na siya guys. Tapos kukuha na lang ako ng mga stick sa labas. Yung mga ito yung maliliit na ano. Sanga ng kahoy para may gapangan sila. Pagsamahin ko lang sila. Pagsamahin ko lang sa isang timba. Kasi yung meron ako sa isang timba eh. Mga 4 months sila sa labas. Start June, July, August, September. September pala, malamig na naman eh. Autumn na eh. 3 months lang. Tingnan natin kung may ano na sila. May extra kamote sa ilalim ng lupa. Ayan. Ayan na guys. Ang ating pinatubong kamote last 2 months. O, last month lang. Almost 5 weeks ko din pinatubo. Dito lang sa ano, sa baso. Ayan na po sila. Ito tuloy pa rin ang dahon niya eh. Noong winter ko pa ito pinatubo eh. Five times na ako nakapitas dyan dahon. Yan o. Tumubo na naman sila.
Meron pa akong hinihintay ito. Tumubo na rin siya. Ito, purple potato ito eh. Next time. Next month. Pag ano, waiting ko pa siya mag ano, mag root. Oh, meron na rin siyang konti. Meron na rin siyang konti. Oh. Hintayin ko pang mag ano siya mag labas yung ano niya, yung root niya. Isa pa lang. Isa pa lang ang ano niya. Then, ilipat ko sa paso. Ito, ang bagal. Kasabay na yung ano isa eh. Wala pa rin siyang... Oh, malapit na rin mag ano siya, mag-root. Meron siya. Meron na siyang ganun. Kasabay siya nito eh. Magkasabay silang pinatubo ko sa ano, sa baso. Wala, katabi lang muna sila ng heater. Kasi sa balkon ng lamig pa eh. Ayan guys, tumubo na ang aking spinach. Ayan, tumubo na sila. Dito, parsley ko ang ilinagay ko dito. Parsley, pero mabagal silang tumubo eh. Wala pa rin. Ito siya. Sabay ko silang pinatubo ng spinach. Katabi niya yung ano, spring onion. Ito guys, buto ng pecha ito. Good luck kung lumaki. First time ko makapagputubo ng buto ng pecha. Chili. From seed. Sana lumaki din siya. Flower siya, guys. From seed. Yan siya. Autumn na siya mamumulaklak. Kaya kahit na advance ko siyang tinanim, sa autumn talaga siya, mga August, September na siya namumulaklak. Ayan siya. Tubo na rin siya. Another seed flower, guys. Ayan siya. Malopi ang ano niya, pangalan. Yan siya, pag lumaki na, pag nag-flower na siya, yan ang ano niya. Yan, tumubo na rin siya. Ito siya, oh. Pag mag-bloom na, yan ang mga flowers nila. Konti lang tumubo. Marami ang linagay ko dyan. Dalawa lang nakikita ko. Sobrang lamig pa kasi. Tumtums na ano, orange flower. Meron ako niya noong last summer. Yun, tumubo na uli siya. Pink roses and red roses. 3 years na sila. Lagi silang freezing pag winter. Pero ngayon, waiting ko kung mabuhay uli sila o mamulaklak uli. Pero nag-start na siyang mag-ano, magsublak uli. At saka ito din, meron na. Kaya I'm sure na buhay sila kahit na frozen sila noong winter. Raining pa rin kanina, guys eh. Ayan, first update ko ng aking planting dito sa balkon namin. Malamig pa rin, kaya di pa ako naglagay ng bulaklak dito. Puro lang muna seeds flower ang tanim ko ngayon. Next week siguro baka bumili ako ng ano, mga buhay na bulaklak. Para sa konting color dito sa balkon. Okay guys, until next time. Ngayon, first update ko ng aking planting dito sa balcony. And next time, my second update. Baka marami ng bulaklak dito. Okay, bye-bye. God bless to all of us.